What is up, guys? Welcome to another edition of Manila Series. So ngayon po, may good news po tayo dahil nagbubunga na po yung pong panawagan ni Yorme Isko para po sa mga mabubuting puso na posible pong tumulong sa lungsod po ng Maynila, who is leading the way sa mass testing sa bansa with yung drive-thru na ginagawa po ngayon dyan po sa Quirino Grandstand at sa Loton. So ngayon po, another billionaire ang nag-donate kay Yorme Isko ng halagang 6.3 million lang naman. Ganun po kalaki yung donasyon ng La Filipina Uygongko Corporation at Philippine Foremost Milling Corporation owned by Alfonso Uy. So isa sa mga pinakamayaman po yan dito po sa bansa. Kung familiar po yung pangalan na Philippine Foremost Milling Corporation, kasi po araw-araw po silang nagdo-donate kila Yorme Isko, o mga tinapay, mga iba't ibang mga goods. So maraming salamat po, at ngayon po napakalaki pong halaga, 6.3 million. Kasi po nakikita po talaga nung mga malalaking negosyante, malalaking mga bilyonaryo po sa bansa, na yung pong pera na dinodonate po kay Yorme Isko, inailalagay po sa mga tamang proyekto na kailangan po sa panahon po ngayon. And nakita naman po sa overflowing na demand dun po sa libreng testing kung gaano po kailangan ng tao po ngayon yan para po peace of mind, makapanti yung loob. At the same time po, yung may mga simptoma o kung ano man nararamdaman, mas malalaman po nila kaagad kung positive po ba sila o hindi. So according sa post ni Yorme Isko, sabi po niya, ipambibili po natin ng karagdagang antibody testing machine katulad ng ginagamit ngayon sa ospital ng Sampaloc, ospital ng Maynila at drive-thru. Maraming salamat po. So thank you very much po sa La Filipina Uygongko Corporation at sa Philippine Foremost Milling Corporation. I checked their website and it is a group of companies po. Marami pong kumpanya po ang pag-aari po nila. Nandiyan na po yung Philippine Foremost Milling, Amigo Logistics, meron silang Uygongko Foundation, La Filipina Uygongko Corporation, yung po, Philippine Leading Infinite Logistics, Global Management and Consultancy, La Filipina Meats, Agri Solutions, Mamatina Pasta Company, Capiz Sugar Central Incorporated, Rojas Agri Farm Corporation. Napakarami po nilang kumpanya. And they are truly blessed by the Lord kasi po kung tumulong din naman po sila sa kanilang mga kapwa ay napakarami po. At ang kanilang mga produkto, wide ranging din po. Fertilizers, agricultural solutions, may mga consumer brands, mga flour, sugar, commercial feeds, livestock. Meron din po silang real estate, hotel, and mall. So napakalaking kumpanya po itong La Filipina Uygongko Group of Companies. Of course, led by its founder, Mr. Alfonso Uy. So ako po, in behalf of everyone from the City of Manila, maraming salamat po sa inyo pong donasyon. Sana po wag po kayong magsawa, and sana po mas lalo po kayong pagpalain ng Diyos dahil po sa inyong mga ginagawa, dahil po sa inyong pagtulong po sa kapwa, at yung pong kinikita nyo from your many businesses ay binabalik nyo din po sa pagtulong po sa kapwa. Kasi po, hindi yan po, yan po ang importante. Yan po ang talagang meron pong lasting na impact po sa mga tao. Of course, yung kanilang negosyo ay napakalaki din. Marami silang nabibigyan ng trabaho, marami silang mga nabibigyan ng opportunity to earn, and of course, marami po silang napapakain dun po sa mga pagkain na kanila pong pinoproduce. So talagang we are truly grateful po sa mga pagtulong po na ginagawa po nila ngayon. At marami po silang advocacy. They are very active po in fighting this pandemic. And of course, isa po dyan nga ay yung pagtulong kay Yorme Isko and pagbibigay po ng kanilang financial support as well as mga produkto nila para po sa lungsod po ng Maynila. And hindi lang po sila sa Manila nagsusuport, sa iba't ibang mga lugar din po sa bansa ay nagdodonasyon din po sila. Kaya talagang malawak po ang reach nito pong La Filipina Uygongko Group of Company. So once again po, thank you very much po. And talagang kami po ay sana very much hopeful po na marami pa ang sumunod sa inyong yapak, and yung mga negosyante po nating malalaki, mga bilyonaryo po natin, magtulong-tulong po tayo para po
ipalaganap ito pong mga programa, hindi lang po sa Maynila, maski po sa mga ibang syudad, maski po yung ginagawa ng national government, magtulungan po tayo lahat. Kasi po mahaba po yung laban, we need all the help we can get, and ito naman po ay para din po makabawi kaagad ang ating ekonomiya, makabalik po sa trabaho yung mga kababayan po natin, and bumilis po yung ating pag-bounce back dito po sa problema na ito. So after po noon, after nung pagbibigay ng 6.3 million, meron pa pong isa pang nagbigay, si Multisys Technologies Corporation. Nagbigay po ng 3 million din po kay Yorme Isko. So maraming maraming salamat po, Multisys Technologies Corporation. Of course, we also feature them here sa ating vlog. Tumutulong po pagdating po sa technology side kay Yorme Isko. Si Yorme, very technologically advanced. At isa po niyang dahilan, dahil si Multisys talagang tumutulong po sa mga inisyatibo in automating the processes para po mawala po yung pong mga fixer, mawala po yung mga korupsyon. Yan po ang kakampaign ni Yorme Isko. At ngayon po, nag-donate po sila ng 3 million pesos magagamit po sa mass testing at sa mga iba pong ginagawa ni Yorme Isko sa City Hall. So maraming maraming salamat po to everyone dyan po sa Multisys. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pilipinas, God first. Bye bye guys.